Ilang tao naman po ang napabalitang tinamaan umano ng kidlat sa may San Mateo Rizal. Kaugnay po niyan, makakausap po natin sa Ginoong Teddy Joe Apilada, Civil Defense Office, Officer ng San Mateo Rizal. Magandang hapon po sa inyo, sir. Sir, magandang hapon po. Opo, ano po itong balita na tinamaan po ng kidlat yung mga ilang mga residente? Pakikwento po ninyo. Sir, kanina po mga 2:30 ng hapon, nakareceive po kami ng tawag na may mga tinamaan ng kidlat dito po sa may Soniega Barangal, Barangay Santa Ana po. Opo. At ano pong ginagawa ng mga taong ito? Naglalakad lang po? Nasa loob po ba sila ng bahay? Sir, actually ang ayon doon sa mga kausap namin is kasagsagan ng ulan, sumilong po sila sa isang kubo, sir. Mm. At kumusta naman daw po ang lagay ng mga biktimang ito? Sir, ito po yung dalawang biktima, yung Gipoy Cariaga at saka Pipoy Cristobal po. Kanina po is ito po yung tinakbo natin sa pinakamalapit na hospital sa St. Matthews. Ito po yung mga critical na biktima po natin. Opo. Opo. Sa ngayon po, ang pinaka-latest na bulletin is yung Gipoy Cariaga is sumakabal ng buhay nito po. Opo. At yung pong mga nakaligtas naman ho, ay ano pong injuries po yung tinamo nila? Sir, nagkaroon po sila ng mga first degree burn na sa Amang Rodriguez Hospital po. Opo. At lahat-lahat ho, ilan po yung naka-confine ngayon dahil po sa pagkasunog? Sir, anim na biktima po, kayong apat na sa Amang, yung dalawa po na sa St. Matthews po. Oho, at may idea ho ba kayo, meron ho kayong impormasyon kung anong edad ho ng pinakabata at pinakamatanda dito sa mga biktima? Sir, yung pinakabata po si Bitoy Morales, 10 years old. Yung pinakamatanda po si Alfredo Cristobal, 43 years old. Opo, at siguro po yan, tabayanan po natin ang update kaugnay po ng kanilang kalagayan. Maraming pong salamat sa inyo pong panahon si Ginoong Teddy Joe Apiladas ng San Mateo Rizal Civil Defense Office. Maraming salamat po.